Hi mga pagmahal, this is Alvaro TV. Ito na naman usap-usapan dito sa social media na trending at viral ngayon. Von Ordonio, yung pinapagawa nilang bahay, inabandon na dahil sa sugal. Let's watch this video. Yung ngayon ng petsa ngayon? April 7. March 15, simula nung iniwan at inabandon itong lugar na to. Sakit yan, guys. At ngayon, makikita niyong lahat na itong iniwan at inabandon na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang ilang sugal na yan. Ito yung sitwasyon na mapapamura talaga eh. Dalawang buwan akong hindi nakapunta dito dahil pinagkatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay. Tapos hindi ko inaakala na ngayon na ulit ako makakapunta. Tapos ganito yung dadatnan ko. Lahat ng mga butas na to, hindi pa nalalagyan ng semento yan. Tapos sasabihin na malapit na yung 30%. Doon na bumabagsak yung napakalaking kasalanan. Kapag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na. Lalo na kapag na gipit ka na. Mukha ba 30% to? Utang ina! 8 million pesos yung ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pero yung costing na nakikita ko right now, parang wala pang 2 million ata. Wala pa atang 2 million yung nagagastos dito sa bakal, sa pagbungkal ng ilalim ng lupa. Sobrang nakakalungkot lang kasi sa totoo lang hindi ko lang naman bahay to eh. Bahay ng magiging pamilya ko to. Dito kami gagawa ng memorya, tapos dahil sa sugal, masisira yung pangarap namin, madedelay yung pinapangarap namin bahay na supposedly this December, tapos na dapat to, pero madedelay. I don't know, baka umabot pa to ng next year, kasi paano ko magtitiwala ulit sa mga susunod na contractor? Parang hindi mawawala sa puso ko yung trust issues kasi nagtiwala ako sa isang tao. Oh, mahirap dito yung trust issue. Biruin mo, di ba? Ang hirap na magtiwala kung naranasan mo to, di ba? Parang may phobia ka na dun sa mga tao na pagkakatiwalaan mo, lalo na pagdating sa pera. Nakala ko tunay na tao, pero sinaksak ako patalikod dahil sa sugal. Kaya yung sugal na yan, pare, lason yan eh. Lason sa mundo yan, lason sa buhay natin yan. Napakabuti naman nung taon to eh. Nakilala ko siya na tunay na tao, magaling makisama. Hindi ko lang siya engineer at contractor, tropa ko na rin to eh. Dahil sa sugal, nagawa niya yung mga hindi mo inaasahan. Sinugal niya, maski yung lisensya niya, yung pangalan niya, yung reputation niya. Putang ina, yung sugal na yan. Grabe, sobrang daming nasisirang pangarap. Grabe, no? Ang dami talaga din sinugal talaga ni Idun. Talagang mahilig talaga siya magsugal. Nasisirang pamilya. Who knows kung ano pa yung mga nasisirang pamilya dahil sa putang ina ng sugal na yan. Kahit itong bahay na to, patapos na to, pre. Alam mo yung sobrang excited ako sana na babalik ulit ako dito. Tapos na yung 30%. Tapos ongoing na tayo. Pupunta na tayo sa 50%. Hanggang, tol, may kita ko na siya. Unti-unting tumatayo yung bahay mo dyan. Ito. Diba? Itong 30% is scam. 15 to 10% pa lang to. May kita niya. Hindi ko alam. Actually, magkakaroon tayo ng computation. Meron na nakausap na namin si engineer. Kanina lang. At nakipag-usap siya na respeto dahil hinaharap niya itong problema na to. Magkakaroon kami ng estimator, tsaka estimator din sa side nila kung magkano yung nagastos ng materials dito sa bahay namin, tapos kung magkano yung nagastos niya sa 8 million, tapos magkano rin yung ipinusta niya sa 8 million na paunang bayad namin sa kanya. Ayoko nang magalit, ayoko nang pahabain to. Gusto ko nang matapos to, gusto ko nang... Alam mo yan, si Bon, na idol namin ng anak ko yan, pinanonood namin ng anak ko yan, yung pinaka-bonding time ng bunso ko yan, lalaki. Dahil napakagaling na influencer to, napaka-entertaining yung mga
mga vlogs nila ng grupo niya at saka nung asawa niya, kasama niya, asawa niya, yung team niya. Napaka-sesela panoorin, napaka-entertaining, at saka talagang magaganda yung vlog si Bon, talagang pinag-gagastan at saka pinag-iisipan. Kaya yung hard work na ginawa niya, tas bigla, di ba? Siguro, tinawag lang siya ni God para maging, ano, maging daan para, ano, i-share sa mga tao na hindi pa huli ang lahat para itigil yung kung nalulunod ka sa hugal or nagiging greedy ka na, di ba? Sana mapanood mo tong video ni Bon, di ba? Para magising ka, para maging way to upang tigilan mo na yan pag-usugal. Kasi ako dumating din sa point na dati, kasi kaya sinishare ko rin sa inyo to, guys, dumating din ako sa point na hindi naman ganito nung kalaking pera, no? Pero dumating din sa punto sa akin, lalo na yung pandemic, di ba? Wala tayong masyadong nagagawa sa bahay. Dumating din sa punto ko na nagsugal din ako. Na umabot din ako sa nagbenta ako ng bike. Buti na lang talaga, nagising lang din ako, guys. Kaya nakabangon din ako. Buti di ako nalulunod talaga. Walang nadamay na pamilya. Pero ito, grabe to kay Bon Ordonio. Biruin mo yung pangarap nyo ng pamilya mo. Di ba? Tapos yung pinaghirapan mo, tapos mapupunta lang sa wala. Sana, Bon, makabangon ka at alam namin na kayang-kaya mo yan. Support pa rin kami sa mga video vlogs mo. At saka, kayang-kaya mo yan. Kilala ka namin. Kahit naman fans mo lang kami, alam naman namin na as a leader ng Billionaire Gang, na kayang-kaya mo yan, Bon. Kayang-kaya mo bumangon ulit. At sigurado mas maganda pa na ibibigay sa'yo ni Lord. Continue. Kung mag-usap at mag-move forward na sa buhay, gusto ko ng maayos at matino at maaasahan na developer na mag-continue nitong project sa mga tropa at sa mga kagalang-galang na engineer, architect, dyan na nawagad po kami sa'yo. Kung kaya mo pong i-take over itong project na to, welcome po kami na magtiwala ulit. Nabuhay ulit itong pinapangarap namin bahay. Pero hindi namin papalampasin yung problema na ginawa sa amin ni engineer. Still gonna pay his consequences. Magbabayad siya sa mga pera na kinuha niya sa iba't ibang tao, mga inutang niya, pinusta niya. Magbabayad talaga siya doon. Pero ako, sa person, I wanna move forward sa buhay. Nagkamali yung tao dahil sa desisyon niya na pagsusugal. At kahit ako personally, sobrang galit ako sa nangyaring sitwasyon dito sa bahay. Pero gusto ko na lang ipagpasa Diyos to at mag-move forward. Ibigay yung consequences, ibigay na sa lawyer, sa batas, kung ano pang possible mo na mangyari, engineer, pag hindi niya inireglo to. Pero since nakikipag-usap naman siya sa amin, I think aharapin niya yung problema sa lahat ng mga inutangan, lahat ng mga projects, kliyente na hinahawakan niya ngayon, na binitawan niya na. I think enough na yun para maging maayos yung problema at maplansya yung gusto na nagawa niya. At lagi natin tandaan, walang maganda may dudulot yung sugal. Habang maaga pa, kung sino yung makikilala yung nagsusugal, bulungan nyo na yan, itigil na nila dahil sobrang dami na isirang buhay, pamilya, at kahit mahal mo sa buhay, possible na masira mo yung buhay. Follow me, like, and share, and subscribe para palagi updated sa mga upload namin video.